Hello mga ka-road trip, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Ngayon magluluto tayo ng spaghetti, ang sariling version ni ka-road trip. So ito, syempre una nagpakulo na tayo ng tubig, then inilagay na natin yung pasta. Unang step ko yan sa pagluluto ng spaghetti. Hindi ko lang alam sa iba kasi sa iba inuuna nila yung sauce, pero sa akin inuuna ko yung pasta para naka-ready na maya-maya. Pag nagawa na natin yung sauce, siyempre una, ayan, oh, haluin muna natin yan para lalay lang yan, para hindi magkadikit. Nilagyan ko pala yan ng konting mantika, yung patak lang, para hindi magkadikit-dikit talaga yung pasta natin. So ito, kumukulo na siya. Kumukulo na ang ating pinakuluan na pasta. So ayan na, tatanggalin na natin yan. Ilagay na natin sa salaan para ma-drain yung tubig, para matanggal talaga. Papainit na tayo ng mantika para sa pagisahan natin yung kanyang sauce. Siyempre dito sa sauce, dito talaga yung gagalingan natin. So ito na, gigisa muna natin yung sibuyas. Yan, inuuna ko talaga yung sibuyas na yan. Igigisa muna natin yan, pero nasa inyo na yan kung unahin yung sibuyas or bawang. Pero para sa akin kasi halos same lang naman yan. Then yung bawang kasi mas mabilis maluto yan, eh, baka kasi masunog. Kaya yan ang inuuna ko, sibuyas. So ganyan lang, regular lang naman na paggisa. Luin-luin lang natin yan. Ayan, mabilisan lang to. Dinilagay na natin yung hiniwa-hiwa natin ng hotdog. Ayan, ang ginagamit ko talaga dyan kadalasan, brown na hotdog, yung cheese dog, para at least mas masarap. So nilagyan ko siya ng konting paminta, then haluin ko na ulit. Oh, so ayan na. Para hindi magkadikit-dikit, hindi kasi non-stick itong pinaglutuan ko. So pag mayroon kayo non-stick, mas magandang gawing nakawali. Ayan, mas recommended ko yun. Then ito, kung napapansin nyo, corned beef yung nilagay ko na panghalo sa ating sauce. Sa iba kasi dyan, giniling eh. Pero sa akin, corned beef. Gumamit ako dyan ng premium corned beef para mas masarap. Mas malasa rin kasi ito compared sa giniling. Pero kayo, pero ang spaghetti ni ka-road trip, ganito talaga ang paraan ng pagluluto natin. Ayan. Ayan, halu-haluin na natin. Halo natin yan. So ito na, ilalagay na natin yung spaghetti sauce. Ayan na yung mga spaghetti sauce. So iubos natin yung lahat. Ayan, kasama na yan sa, nung bumili ako ng pasta, kasama na yung spaghetti sauce na yan. Nakapackage na siya. And then ihalo natin. Ihalo ulit natin sa mga nagisa na natin na una. So ito na, maghahalo na lahat yan para makagawa tayo ng napakasarap na spaghetti sauce. Tubig mga ka-road trip, yung medyo malapot masyado. Ayan,
Ah, hinahalo-halo, halo-halo ang yan, ganyan lang yan, ganyan lang naman lagi. Sa pagluluto, kailangan lang naman talaga halo-haloin yan. Then nilagyan ko na rin ng beef cubes. So, and then nilagyan na natin ng cheese. So, yan. Tuloy, yung iba, nilalagay na lang yung cheese pag nalagay niya ng ano, pero para maging mas sarap ang sauce, maging mas cheesy, nilalagyan ko na yan ng cheese. Pero pwede nyo pa rin lagyan ng cheese yan pagkakainin nyo na. Then, halo na natin yung cheese. Halo na natin para kumalat siya. May kalat na natin sa sauce. So, saglit na lang to. Konting pag-aantay na lang. Makakain na tayo ng spaghetti. Nilagyan ko lang din ng konting brown sugar para magkaroon ng konting tamis man lang. Huwag naman masyado marami para hindi na masyado matamis. Yung konti lang para may konting kagat na ng tamis. So, eto na. Diba? Eto na. Mukha na bang sauce talaga? So, ito. Prepare na natin. Tapos na lahat. Ito na yung pasta kanina. Na-drain na rin. Wala na rin tubig-tubig yan kasi tumulo na siya. So, alin na kayo. Kain na tayo. So, ayan na. Tapos na. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa ulitin. God bless. Love.